Mula sa mga namumugot-ulong kanibal hanggang sa mga nomadic na African tribe na armado ng fully automatic machine guns, ating diskubrehin ang lima sa pinaka-untouched at delikadong tribo sa buong mundo. What's up guys? Ito ang Enfomarks. Sa video na ito ay ating pusisain ang pinakamapanganib na tribo sa buong daigdig. Kung bago ka sa channel nito, huwag kalimutang mag-subscribe. Sa tala, may mahigit 100 tribo sa buong mundo ang mayroon lamang kakaunting koneksyon sa outside world. Ibig sabihin, hindi sila napupuntahan o walang contact ang outsiders sa kanila. Ano, handa ka na? Simulan na natin. Number 5, Sentinelese Tribe. Isa sa mga pinakamapanganib na tribo ang Sentinelese Tribe sa buong mundo. Nakatira sila sa North Sentinel Island sa baybayin ng Bengal na matatagpuan sa pagitan ng mga bansang Myanmar at India. Kahit na ang kanilang mga pana ay hindi kasing tulis ng ilang mga tribo, sinasabi ng Indian government na nagkukontrol sa isla na sobrang tapang na mga ito na kahit paglapit sa isla ay hindi nila gusto kahit nasa 3 milya pa ang layo ng outsiders mula sa nasabing isla. Noong 2004, ang Indian Naval Helicopter ay nag-attempt na maghulog ng mga pagkain at supplies sa isla pagkatapos ng tsunami. Pero, binalaan ng piloto ng helicopter na umalis na kaagad-agad sa pamamagitan ng pagpana sa helicopter. Ayon sa mga experts, tinatayang may 250 to 500 members ang bilang ng Sentinelese Tribe. Pinaniniwalaan ring na buhay sila sa isla sa loob ng 60,000 taon. Number 4, Yaifu Tribe. Ang Yaifu Tribe ay nakatira sa silangang bulubunduking bahagi ng Sepik sa Papua New Guinea. Noong pinuntahan sila ng British adventurist na si Benedict Allen noong 1988, sinalubong siya ng nakakapangilabot na sayaw gamit ang mga pana. Siya ay sinailalim sa initiation ceremony kung saan siya ay sinasaktan at pilit na pinapakain kada araw ng kung ano-ano. Humanga si Benedict Allen sa kakayahan ng mga tribo. Abilidad ng Yaifu tribe na makapaglakad sa mga maliliit na sanga ng kahoy. Sinasabing ang mga taong tribo na ito ay malaya raw na nakakabalanse at nakakatakbo sa mga puno na walang kagamitan na umaalalay. Ginagamit din ng tribo ang kababaihan na maging spy sa mga outsiders dahil sa maliit na mga hubog ng katawan nito. Para mapuntahan ang tribe na ito ay kinakailangan magsagwan sa liblib at mapangahas na ilog o kundi kaya ay mag-trekking sa mapanganib at makapal na gubat sa loob ng 6 linggo. Number 3, Koroway Tribe. Ang Koroway Tribe ay matatagpuan din sa Papua New Guinea at nadiskubre lamang noong 1974. Marami ang naniniwala na ang mga tao sa community na ito ay naniniwala na sila lang ang tao sa mundo. Nakatira sila sa mga tree houses na may 140 talampakan ng taas para maprotektahan nila ang kanilang tribo laban sa ibang mga tribo. Ang Koroway Tribe ay kilala na pumapatay ng mga puting tao na outsiders dahil sa paniniwalang ang mga ito ay sinasapian ng demonyo. Nagpa-practice sila ng cannibalism noong unang panahon at pinaniniwalaang pinagpatuloy pa rin nila ang ganitong gawain. Kung may namatay sa kanilang community na pinaniniwalaang nasapian ng demonyo, kinakain nila ang laman sa isang tribal ceremony. Number 2, ang Surma o Suri Tribe. Ang Surma o Suri Tribe ay nakatira sa Bench Maji Zone sa Southern Nations, Nationalities and Peoples Region o SNNPR sa bansang Ethiopia. Sinasabing isa sila sa mga pinakamapanganib na tribo para sa mga outsiders dahil kadalasan gumagamit sila ng automatic firearms na kanilang nakuha mula sa Sudanese Civil War. Ginagamit nila ang mga armas para protektahan nila ang kanilang mga hayop at ang kanilang buong tribo. Gumagamit din sila ng sagine o isang paraan na pakikipagduelo gamit ang stick bago matanggap ang lalaki sa lipunan. Ito ay isang ritual na kadalasang ginagawa ng mga lalaki o kung minsan, ginagamit din ang stick sa pakikipagduelo sa mga babae kung
saan ang natatalo ay namamatay bago pa man matapos ang duelo. Ang initiation ay ginagawa halos kada 25 taon kung saan paghahampasin ang mga lalaki hanggang halos mamatay bago tatanggapin bilang lalaki. Noong binisita sila ng Russian doctors noong 1980, ang akala nila ay mga walking dead ito dahil sa kulay puting balat. At ang panghuli sa listahan ay ang number 1, Korobu o Dislala Tribe. Ang tribo na ito ay nakatira sa Western Amazon Basin. May mga reports na ng madugong bangayan sa mga tribo sa Amazon. Ang mga tribong ito ay gumagamit ng mga clubs o dagger na mas mataas pa sa kanila. Ang mga ilang peacemakers sa bansang Brazil ay sinubukang mag-establish ng peaceful contact sa mga taong ito. Ngunit, tinaga lamang sila gamit ang club kung saan ikinasawi ng 7 government employees. Lubha silang delikado. Sa katunayan, ang gobyerno ng Brazil na mismo ang nagsabing hindi dapat pasukin ang kanilang lugar. Samantala, hindi naman pinaniniwalaan na ang tribo na ito ay mayroong relihiyon. Pero madalas, pinapatay nila ang kanilang mga sanggol. Ito ay tinatawag na infanticide. Kumpara sa ibang tribo, ang Korobo o Dislala tribe ay pinamumunuan ng mga babae. Ikaw, gano'ng kakatapang ka-info marker? Share mo na yan sa comment section. By the way, bago matapos ang video na ito, pakisoyo naman ka-info marker. Pakiclick ang subscribe button. Hanggang sa uli, maraming salamat sa panonood.